Mga kaibigan, welcome back. Eto, may mabilis na update po ako sa inyo sa ating pambato ni si Kai Soto. Ito pong ibibigay ko sa inyo ay ayon po mismo sa kanyang tatay. Until now, mga kaibigan, wala pa rin pong official announcement ang Hiroshima about dito sa pambato natin. Pero napakadami na pong lumabas na balita na ito nga maghihiwalay na ng landas si Kai Soto at ang Hiroshima. At tutungo na po si Kai sa bago niyang team dito nga sa Yokohama, Bay Corsair. So ngayon, mga kaibigan, na naglabas po ng article ang Daily Tribune. Maraming salamat po sa inyo. Ito po yung post nila sa Twitter, mga kaibigan, na ilang minuto pa lang nakakalipas. Kai Soto's transfer from Hiroshima to Yokohama should give him more playing time. Ang paglipat daw po ni Kai na Yokohama ay maaaring makapagbigay kay Kai na mas mahabang playing time. He's still with Hiroshima now, but he'll go to Yokohama on Monday. Ito po yung sinabi kahapon ni Sir Ervin via Viber. Nasa Hiroshima pa raw ang pambato natin, pero tutungo na ngayong Lunes dito sa Yokohama. Nag-average, mga kaibigan, si Kai ng 19 minutes na playing time po dito sa Hiroshima at mukhang mas mahabang playing time na makukuha dito ni Kai sa bago niyang team. At according pa po sa tatay ni Kai, I think he can be utilized more at Yokohama. So palagi ni Sir Ervin, mas mayu-utilize dito si Kai compared doon sa Hiroshima Dragonflies o mas magagamit dito si Kai ng maayos. At sana talaga dito po mag-bloom ang laro ng pambato natin. At kung may isang bagay kayong itatanong sa akin, alam ko na yun, mga kaibigan. Kailan ba talaga maglalaro si Kai Soto dito sa bago niyang team? Ang sagot po ay eto, mga kaibigan. Ha. Ngayong Monday, nandito na si Kai sa Yokohama. Gustong malaman po ninyo, according po sa sources natin, ay mag-medical pa po si Kai doon ngayon. So possible daw po makalaro si Kai, mga kaibigan, ay late December na or possible abutin pa ng January. So yan, mga kaibigan, mabilis ko pong update sa inyo. Maraming salamat po sa pagdaan at syempre sa pagsuporta sa ating pambata na si Kai Soto. Suportahan po natin siya. Siya po ay ating kababayan. Maraming salamat po.